Kabady, welcome back po ulit sa ating channel, Kabady Vlog. Mayroon lang po akong kunting mensahe para sa inyo mga kabady, lalong-lalo na po sa mga iba nating mga kababayan na mga baguhan pa lang na gusto rin nilang matuto na maging isang mekaniko. Para po sa inyo mga kabady, kung kayo po ay mahilig manood ng mga YouTube video tutorial, huwag naman po sana natin baliwalain yung mga video na pinapanood natin mga kabady. Lalong-lalo na po sa mga video na nakakatulong o nakapagbigay aral sa atin mga kabady. So, huwag naman po nating ipagkait na i-subscribe sila para po maingan nyo o makubinsi pa sila na mag-upload pa ng mga maraming videos. Malaking tulong na rin po para sa kanila yan mga kabady. At hindi lang po para sa kanila, para din po sa atin mga kabady bilang isang manunood. Kasi kapag maraming mga video, marami tayong mapapanood mga kabady, marami tayong matutuklasan na mga iba't ibang mga strategy na hindi pa natin alam. So marami tayong matutunan mga kabady, so yun lang. Huwag na natin patagalin pa, so puntahan na natin yung 433 engine. Bagong overhaul yan mga kabady, so nagkaroon siya ng problema. So yan ang alamin natin ngayon kung anong naging problema niya at ang solusyon nito. So yung iba na hindi ko masasabi mga kabady, so ilalagay ko na lang dyan sa screen at basahin nyo lang at sana maiintindihan nyo mga kabady. So yun mga kabady, kasi mausok saan siya ating portable baka dito sa liit yan, tanggal nyo na po yung ilang para hindi tayo maharapan pag-ipot. Pag-i-tri-tri ito mga kabady, pag-i-tri-tri. Kanina mga kabady, dito tayo sa gitna, o nakatap siya kanina sa gitna, tapos sumusok siya kanina dito sa isang guhit pataas. So ito yun mga kabady, so sumusok pa rin. So ngayon inikot natin dito sa baba. Sa mausok mga kabady.